Check. One. Go. Yes, sir. So, game number two, Fighting Pepegas versus Viking GG. And like nung game number one, napunta nga dito sa Fighting Pandas or Fighting Pepegas. And Faces Void for Viking GG. Kinuha nila dito yung hero kanina ni Eternal Envy na Faces Void, which is ganda ng performance na dun. So this time around, ang pick sa man ng Fighting Pepegas dito will be the combination of Magnus and Juggernaut. Oh, tamang tingin ko magiging position 4 tong ano Magnus. Pwede rin position 3 syempre. Pero nakita natin is PA Magnus 'yan eh. Auto pick. Pero since nandiyan yung Juggernaut eh pwede rin naman 'yan. Melee din 'yan. Mabilis din makapag-catch up sa farm lalo na may empower yung ano yung Magnus. Uy, Trent, sino naman ang Trent ngayon? Auto pick. The Shrek for Vikings naman. Mm-hmm. So Mirana faces Void the Shrek. Magandang first three heroes for the side of Vikings. And very crucial din tong laban natin na to. Yep. Because it's the group stage of one of the biggest tournaments sa Dota. Yep. Which is ESL 1. ESL 1. Yeah. And ngayon nga nasa Hamburg ulit yung ating ESL. Yung MVP dito will be receiving Mercedes-Benz. Yes. So, sino man magiging MVP, sarap siguro nun. Sarap sa sarap i-drive. Magdala ng Chika Bebe. Mercedes-Benz. Oh, Grimstroke. Grimstroke ko naman ang pinik dito ng Fighting Pepegas. Position 3, Magnus is doing it. Yeah, Moon Meander, Magnus siguro Moon to Meander, for Magnus. Sure. And position 4 na Grimstroke. Mm-hmm. Mukhang position for Grim so for sneaking transition niya na nag-transition into a position 4 ngayon na dati siyang position 3 nung Forward Gaming and nung TI dun newbie. Sa newbie. Yeah. Newbie NA. Kalahin mo maging newbie NA yun. Diba? Pero Grimstroke maganda rin sa lineup na to. Actually, Grimstroke. May matrap lang siyang dalawang heroes dito. Pwede niya i-RP. May follow-up naman sila. And meron din overgrowth sa Trend Protector. And binan out na nila yung Rubik ni Sneaking kanina nung game number 1. Which is sobrang fantastic. Then nung pinakita niya na performance doon with the Rubik. Yeah. Stolen overgrowth, stolen cooldown. Sobrang dami. Ganda ng mga pick-ups niya sa ulti, yung mga stolen spells niya. And then puro ultis. Oh, yung left din, yung mga left na sobrang tagal. And tingnan natin Viking GG if they will pick again na offlaner na hindi natin masyado nakita sa meta like nung game number 1 which is nag-pick ng Puck offlane si Bone 7. For me, maganda naman yung performance doon. Yeah, but ano nangyari? Bakit nag-fall off dun sa late game nung game number 1? Nag-online, nag-step up din kasi si ano doon si Brel, which is yung mga pick-ups niya, yung mga silence, yung ganda ng mga silence sa mga team fights 4 to 5 man silence into a Chrono Spear, tas in Exorcism. Yung combo din kasi ng Fighting Pepegas from game 1 is sobrang laki ng chance na lagi sila nananalo sa team fights. They got two big ultimates which is yung Chrono Spear tapos yung yung multo. Yung Exorcism. Exorcism. Oo, yung Exorcism. And this time around naman Fighting Pepegas naka-transition sila dito sa Magnus Juggernaut. Gusto ko yung pick na Brazil Black dito for Vikings. Pwede siyang mag-frontline against the RP and yung Omnislash. Kaya niyang tankihin yan. Mm-hmm. At the same time, meron silang frontlines yep. For Fighting Pepegas. So, most likely magandang pick for Vikings. Pero tingin mo ba, ano pang pick? Sige, boss, Revo dito, nagpapatawa. Hindi namin nagpapatawa. Pero, tara, okay. Yun lang. Tingin ko, kailangan pa nilang heroes dito na kayang mag-dish out ng damage dun sa loob ng Chrono Spear. Hmm. For you ba? Sinong mga nababagay? Na pwedeng mid laner kasi yung epic ng Vikings? Yeah. Pwede din. Pwede din Leshrac mid din.
may Ogre still open pero wala silang pang follow up dun sa ano, Chronosphere. Sabi mo kanina they need yung ano isa pang AoE na sasalo dun sa Chronosphere sa follow up damage ng ano ng Faceless Void. Maybe gawin din nila yung ginawa ng Fight yung Pepegas ng game number 1, which is Death Prophet. Possible. Masakit din yun. Faceless Void and Death Prophet combination, and then meron kang frontliner na Bristleback. Yeah. Yan yung kakulangan nila ng game 1. Wala silang frontlines, no? Front pa, kasi, ay, Shadow Demon. So, Leshmid nga. Leshmid for the side of Vikings. Ako, PC. Oh. Oh. Mga ano, ano pa dyan, boss, diba? Mong yung innocente pa, no? Innocente pa siya dyan. Naka Breeze pa. Ngayon, ano na eh. Ngayon, medyo bad boy. Na, bad boy. Na, bad boy, ano, loyal. And also yun, meron kanta yun eh. Hindi yung ano, Maginoo, pero medyo bastos. Ayun! Yun! Rebo. Maginoo, pero medyo bastos. Kantayin eh. Ay, shoutout kay DK. Magkakas ba tayo ng laban ng TNC? Si Boss Olo yata magkakas nun, di ba? Oo, yes po. Nasa Kuya Nick page yung ating yung main channel natin. Yeah. For this ESL 1 Hamburg. So, ito sa Fosfire, guys. Dito yung mga ginaganap na laban ng mga hindi pa masyado, yung mga bagong teams. Yeah, pero mga luma na naglalaro. Like, ito si Awi, Sneaking, Moonmeander, Eternal Envy, and then ito si Bryl. And sa Vikings naman, Bone 7, na dating nag-Cloud 9. Mga former teammates, si Envy, si si Awi. Oo. Yeah. Pero, Evoker last pick. Oo, gusto ko tong pick na Evoker ng like Fight in Pepegas. Mm. Kaya nilang makite yung Bristleback in the in the early game and also sa mid game to late game. Kaya nilang ikite yung Bristleback dito. For you ba, based on the picks, Dark Star, kanina ka dito sa laban natin na to. Game number 2 na. Tingin ko, kung Fight in Pepegas is ma-RP nila, ma-burst down nila dito yung Faceless Void and may chance silang makanalal sa team fight. More likely, kalaban nila dito is the Chronosphere. Eh. Game-changing din kasi yan. Lalo na mga pag high grounds defense dito yung Vikings. Tapos may follow-up damage, yung Leshrac nandyan, yung si Bone 7, pwede siya mag-frontlines. Pero actually, isa rin problema nila dito is the Bristleback, which is nagpa-frontline and Faceless Void. Pwede rin ano eh. Pwede rin mag-frontline dito yung Lesh. Pwede siya makapag-push. Pwede siya mag-sideline push. Pwede siya mag-isa. Mm-hmm. Like, may power push dito yung side ng Vikings. Sa Fighting Pepegas naman, they have the Magnus na mga crush RPs. Tapos yung damage output ng Omnislash. Tapos meron pang buffs dito ni Moonyander. Pero Invoker, sobrang dalang na lang natin makita tong as a mid lane. More likely nakikita natin yan is position 4. And now, tinatry dito ng Fighting Pepegas dito is makapag na itong mid invoker eh pwede pa dito sa meta. Yeah, and Bryl, yung gagamit ng invoker. Yeah. So most likely maganda yung magiging performance dito ng magkabilang team Vikings with the 4-man na smoke. Pero let's introduce muna yung ating teams. Game number 2 for the side of Vikings, Frost on the Faceless Void, Bone 7 on the Bristleback, Flash naman for the Shadow Demon, Mastermind on the Leshrac, and Cupe on the Mirana. That is Cupe. Cupe. Yeah. Sa side naman ng Fighting Pepegas, we have AUY 2000 on his Trend Protector, Snaking on his Grimstroke, Moonmeander is Magnus, Internal Envy on his Juggernaut, and Bryl on his Invoker. Yeah. Good pick, and medyo matagal ko na din na nakita si Bryl na mag-invoker. But we will see yung kanilang performance dito for the invoker of Bryl. Fight in Pepegas on the bottom lane. Yun lang. So back to the ball game. Back to the ball game tayo, guys. Moonmeander, Magnus, position 3. Sobrang dalang din natin makita itong Magnus, position 3. Just like nila kita natin, centers, tide hunters, di ba? Yeah, nagpa-position 4 na kasi. Very versatile na din yung hero, no? Yeah. Pwede din mid-Magnus, pero sobrang, medyo risky na yun. Yung mid-Magnus.
Kasi sa Dota 1, nakita natin yun, ang big Magnus. So, sobrang sakit, tapos may Battle Fury. But the body blocks by the two supports of side ng Vikings. And very decent din yung kanilang kill potential. Meanwhile, on the bottom lane, Bone 7 forcing the rotations dito and the harassment power na kaya provide ng Fight and Pepegas is too much to handle for the Bristleback ngayong early game pa lang. Tis, ngayon level 1 pa lang siya. Yep. This time naman, nag-adjust dito yung ano yung both teams. Meg sa silence, top, nasa top naman dito si Faceless World para mag-provide siya ng pressure dito. And same din for ano eh. For Fighting Pepegas, nag-try lane talaga sila pero hindi nila expect na ano magbo-bottom lane dito si Bristleback, which is ano lang eh, sa good ano lang eh, sequence. Yeah, and I like the wards dito sa middle lane, dun sa may high grounds. Nakita niya yung Mirana na nag-arrow, but Bone 7 eh talagang hirap na hirap pa rin siya dito sa bottom lane against dito sa 3 heroes ng Fight and Pepegas. 3 ang Protector and Greenstroke. Sobrang hirap lanean. Yep. Pag nakakuha na din ng levels, and Aoi still talagang na harassment lang. Focus on the harass. Well, top lane, Moon Meander, and ito, nandito na din si Sneaking. So, he will help his offlaner dito. Because sobrang hirap din and dapat once din siguro na mag-rotate yung Mirana, they can kill. Speaking of Mirana, tinatry niya dito mag-first blood dun sa mid lane pero somehow it fails dahil nadadodge dito ni ano, Invoker. So nakaramdam siya. Just, kahit off-cam siya, kung makita mo yung mga movements ni Mirana, nag-i-stay lang siya dun sa high ground. Well, pero Bone 7. Eternal Envy with the spin, Bone 7. Oh, will fall that time and Eternal Envy with the first blood. And that's a quick kill. Ang maganda doon, si Eternal Envy nakuha ng mga gold doon. But Bone 7 naman, si Aoi namatay naman dito with the quick kill coming from Bone 7. After na mag-respawn, pinatay na agad dito yung Triumph Protector. So, I guess very even pa rin yung laban natin dito. Pero to parang bumabawi dito si Envy na nakalinya dito from game 1 si Bone 7. Pero this time around nag-aanan sila dito, pinapunch talaga nila dito si Bone 7, which is yung ganda din yung game niya sa early stage nung back siya. Pero ito again with the engagement coming from Fighting Pepegas. But Bone 7 is very tanky na siya, level 3 yung Bristleback dito sa bottom lane. Aoi on the top lane naman, Frost still binibigyan na ng harassment pa rin dito yung Magnus. And lane stage wise, Darkstar, you think meron ka bang win or worry na lanes dito? As the Bone 7, nakita na natin na sobrang hirap niya, pero aside from bottom lane, meron ka ba bang nakikitang nakakatawak na lanes dito for the both teams? More likely, naka-confirm naman dito yung Faceless Blade sa top lane eh. Para yung Magnus dito, para napapunish siya. Pero, which is okay lang naman, kailangan niya naman dito is ano eh, levels, para din makatulong siya dun sa Juggernaut, which is pwede mag-stacks dito yung Trend Protector or yung Grimstroke. Kaya arrow. Q-Pay with the arrow on the middle lane. Nandiyan na si Mastermind with the follow-up stun coming from the Earth Split. But I guess, they will not kill the Invoker this time. Yung damage output medyo hindi pa enough. Yup, it's not enough. Bote na dito si Q-Pay. Ito yung nakikita natin na position 5 na Mirana. Bote into Basilius. Pero dati kasi yung Ring of Protection, wala na, meron sa side siya. Pero right now, ginagawa dito ng mga position 4 is nirekta nila ng Basilius to. Lalo na pag Mirana. Oh no, Bone 7. Medyo malalim na siya dito. Eternal Envy. As they will not try to chase down dito yung Bristleback. Shoutout kay Boss Omits. Omits. Shoutout, nakakalaro pa lang. Nanalo. 5-minute bounty runes. For both teams, Aoi with the Nature's Guys. Naka-ano siya dyan? Uy, pero alam yata ni Q-Pay to. And he will lip dun sa may another bounty rune. So it will be a 2-4-2 na naman yata. I think it's 2-4-2. The rotation coming from Mirana will just secure the bounty runes dito sa may top lane.
But Moon Meander is still having a hard time. Having a hard time dito sa top lane natin. So, more likely, Magnus from 2-1 to in lane. Oy! Arrow again, coming from Kepay. And that's the Earth Splitter, and that's a dead Magnus for 12 seconds. And talagang hirap na hirap dito yung Magnus ni Moon Meander. You think ba na maganda ba to for the side of Vikings? Pero midway, middle lane with the EMP, no mana dito itong Leshrac. And mukhang wala namang kill potential Bryle. Wala pa siyang Urn of Shadows na pwedeng pang follow up dun sa Cold Snap EMP combination. So I guess Mastermind is fine with the few bottle charges dito sa middle lane natin. Somehow, meron din mango din kasi doon yung ano yun, yung Leshrac. So, if ever man ma-burn yung mana niya, nandun yung sustain ng mana niya, which is the mango, tas may bottle pa siya. So, goods pa rin siya. And Bone 7 na nahihirapan dito sa bottom lane. So, maganda yung ginawa ng early stage dito ng fighting Pepegas. Talagang sinatdown muna nila dito si Bristol Black para somehow makapag-solo dito yung Juggernaut. Oh, look at this! Frost! Ayan yung Inkswell, although hindi nag-connect, and then Frost will be safe. Napakaganda rotation din coming from Flash, pero mo hindi pa yata tapos dito yung Vikings as Moon Meander is looking for the skewer jump, but Awi na-force niya issue dito with that Nature's Guys right click. Pero arrow coming from Kapay, nandito na din yung Mirana, yes, and DJ. Also Bryle. Ang ganda ng disruption, tornado connected on the Flash, and Mastermind and Jenadin, they will take down Awi. That's 1-for-1. Moon Meander trying to run away, but sneaking will also fall down just sa may top lane na hindi pa tayo tapos. Bryle gusto niya pang kumuha dito, pero Mastermind nahabol pa, nandiyan yung arrow. It will connect onto the Invoker, and that's a double kill for Mastermind. Moon Meander trying to survive. Meron siyang, wala siyang skewer dun. And Moon Meander will also fall down. Bone 7 naman, nabubuli pa rin dito sa bottom lane. Awi. Oh. Eternal Envy. Omnislash. And it's a dead Bristleback. Again and again. It's Bristleback. Oh, ang daming nangyari. Pero, sino ba lumamang dun? Lumamang dun yung ano eh. Inside ng Vikings GG, tatlo yung napatay nila dun. Pero, yung casualties naman is napatay nila dun yung walang farm na Bristleback. Na sobrang napahirapan sa laning stage. Thanks to Awi and Snaking, nice slowdown nila dito yung Bristleback. Kasi once nag-snowball dito yung Bristleback, ay mahihirapan dito si Envy again. Yeah, but the Chronosphere catching the illusions of Bryle. Pero yung arrow, again, connected on the Invoker. And that's a dead Invoker. QP with the arrows shot. Ang ganda, no? Parang may magnet yung arrow ni QP dito. Laging tumatama, kahit na naka-ghost walk yung Invoker doon, is still connected na connected pa rin yung arrow. But fighting Pepegas, na takedown naman nila yung tier 1 bottom tower. Right now, Mastermind, nandiyan na din naman siya dyan sa may middle lane. Pero yung 2 supports ng Vikings is still on the mid lane. Gusto pa rin nilang pumatay. Awi is medyo delikado siya doon, pero walang detection dito yung sign ng Vikings. So, mag-out muna. Going back dun sa clash kanina, merong naka-prepare na sentry dun yung ano eh, yung side ng Vikings GG, which napatay nilang Invoker. At the same time naman, si Bristleback na pitas na naman siya ng 3 heroes dito ng side ng Fighting Pepegas. Di lang natin nakita sa team fights na yun. Yun ang focus tayo dun sa mid lane. Yeah, bottom lane, arrow. On to sneaking. Oh, the silence. Tower shot. Oh! Fighting Pepegas, sneaking is still alive. The living armor is doing it. And mafo-force muna yung mag-TP out si Sneaking, but that's a bad decision for him. As he will fall down. Hindi niya alam na nandun yung Bristleback. And right now, Vikings will take this opportunity with the two-man smoke. They saw Awi. Meron ba silang sentry wards dyan? Yeah, yes, yeah. They have. And another arrow, but Bryle will keep his distance. May EMP pa dyan. So to zone out lang dito yung Vikings. Pero that's a nice skill coming from Vikings GG. Yeah. Frost with the right clicks onto Moon Meander, forcing him to back off. Meron pang skewer dito si Moon Meander. Tinraakinuhan niya lang yung bounty runes doon. Uy, Bryle! Bryle? Oh. Nakuha niya din naman yung bounty runes. So that's a 2-for-2.
And the 9-4, the score, Vikings GG has the upper hand dito sa ating early game, dito sa game number 2. And now Envy. Oh, Envy with the Quill Spray Stacks on the slash, on to 2. We will kill Mastermind there, Bone 7. Kailangan mag-out dito, nandiyan na din si Bryle. Oh, Virgo, pin-up na din to kill Bone 7. Nandiyan pa yung Tornado para hindi makatakas dito yung Bristleback. As Eternal Envy getting that double kill. Sobrang sarap for the Juggernaut dito as he will go for the Fissile Blade. Time and time again, lagi na mamatay yung Bristleback. Like, pag-inang bits na ngayon, wait lang. 3 and 4. So this is fourth death. Fourth death. But ang good stuff, meron na din naman siyang kills. Yeah, meron na siya naman ng kills. Pero ang baba nga ng network nandito. Kaso support lang yun ng pick off niya. Which is okay na din. Top lane, Moon Meander. Oh! RP! Na-force na lang mag-RP yung Magnus pero habol pa rin dito yung Vikings. Wala na silang enough na mana there. Pero Mastermind is there to clean up the mess. Moon Meander will fall. Mastermind with the Leshrac. Sobrang ganda ng pinakita niya sa middle lane. Tingin mo ba on the mid game natin sino ang makakalamang dito sa laro natin? Very even pa rin naman yung ating matchup. Pero for sure meron ka na nakikita na mananalo dito sa mid game natin. Oh, Bone 7 again. EMP Tornado connected onto the Bristleback. Wala nang mana dito si Bone 7. May cold snap pa dyan. And Eternal Envy the right clicks. But the Moonlight Shadow, the keeping Bone 7 alive. Eternal Envy will spin TP out into safety. As fighting Pepegas. Wala silang nahuli. Wala silang napatay dito sa bottom lane natin. And Bone 7 is still having a hard time pa rin sa kanyang Bristleback. Defusal Blade for Juggernaut. Yeah, it's a good, siguro right on choice, lalo na pag Bristleback yung kalaban mo. Kailangan mo siya yung burn yung mana para hindi siya makapag-respace. And once na walang mana to, walang bisa itong Bristleback. More likely, mag-ano lang siya eh. Bristleback. Grammar Nazi ako eh. Grammar Nazi. Mastermind and Frost. Still farming dito sa top lane. Faces Void will go for the Mjolnir. Yeah. So, mabilis yung attack speed niya mamaya. Pero yung naging game 1 natin, Eternal Envy din, medyo nahihirapan siya ng early. Pero nakita natin yung potential ng late game. You think yung Faces Void din dito ni Frost? Yeah. Kaya din bang gawin yun? Yeah. Kailangan niya makrono dito yung Juggernaut every team fights para hindi siya makagalaw. Lalo na may mga follow-up stunts din naman yung Viking Siege. They have the arrow, the split earth. So, team ko, hindi nagigising yan once na yung Juggernaut hindi makapag-spin out agad. And yung maganda dun is si Juggernaut, hindi pa siya namamatay dito sa game na to. Sobrang lamang na lamang niya. So, yung advantage din kasi ni Internal NB. Once na naalagaan siya, magi-snowball yan. Pero once na na-shutdown siya sa early game, it's either di siya makakabawi or may mag-step up sa kanya. Yeah, Eternal Envy is the top of the network and meron pa siyang empower to boost the farming capabilities na meron yung Juggernaut. So, ang ganda na nga pinapakita dito na Eternal Envy. Well, faceless. Flash on the top lane. That's your purge. Meron pa disruption. The TP will come in. Coming from the side of fighting Pepegas. The turnaround by Snaking with a 2-man RP. Nasaan yung follow-up damage? Bryle is there with the EMP Tornado combination. And double kill for the Invoker. What a nice. Napa-nice na lang si Bryle dun with that engagement. And going for my hand up my dust din dito yung Invoker. That's a great pick-off. Yeah. Just like I said last nung drafting, once na may na soul ban eh, ma-auto RP yan. Like, nakatrap dun yung 2 heroes, even core, matatrap dito. Like, easy burst down din kasi yun eh. Yung combo na Grimstroke, yung soul ban into na RP, tapos may mga follow-up damage din si Invoker. Somehow, nag-work dito sa fighting Pepegas. Bone 7. Will be easily picked off dito as another they one. Will want more. Gusto nila dito Shadow Demon and double kill for Eternal Envy. Mastermind taking the damage output for Moon Meander pero hindi enough yun para ma-burst down dito yung Magnus. As fighting Pepegas.
Naasahan nila na naman yung momentum sa ating game number 2. 15 minutes onto our ball game. And nakikita na natin yung potential dito ng Invoker ni Bryle. Was Wex Invoker with the Urn of Shadows. Ang dami nagagawa around the map. True. And going for Midas as well for farming capabilities. Even late na din yung ano dito, yung Midas dito. Kailangan niya mag-gabol dito ng ano, ng items like may potentially late game din kasi itong ano, yung Vikings GG, yung mga game-changing Chrono Spears like that. Kailangan niya rin agad mag-level 20, which is yung Cataclysm. Yeah. And Cataclysm will be up in 20, level 20. Level 20. So most likely they will wait for it with the combination of Overgrowth Cataclysm. Napaka-ganda ng team fight na pwede mapakita dito ng fighting Pepegas. Meanwhile naman, Mastermind and the rest of Vikings dito sa top lane. They want to push this tier 2 top tower but the living armor is still there. No contest, a sign ng fighting Pepegas and they will give this tower free. And pero I guess it's a trade off dun din sa bottom lane. So ito lang trade offs lang sila dito, pero Faceless Void, he needs more item dito. Nakita natin pag may Faceless Void when you have against this Trend Protector, mga items niya like going for the Maelstrom into a Manta BKB. Kailangan niya ma-dispel dito yung ano yung Overgrowth. Top lane, Cold Snap Vessel lip away coming from Kupay. But I guess he will still live. And now the purge coming from Aoi. And that's a dead Treyam Protector for 30 seconds. Na-punish nila yung Treyam Protector dito. Vikings is still on the game. Still. Hindi pa sila talo dito. Yeah. So, right now, in this middle game, like 50-50 matchup nila dito eh. Faces Boy going for a farm. Pero may Chrono Special dito if ever pwede sila mag-engage. Pero Envy gets the courier. Yeah, nakakuha niya yung courier. Onto the side shop. Pero ano na siya dito ah. Nakamanta na siya dito. Sobrang bilis niyan. 17 minutes in with the defusal date. Because of the Magnus Empower. With the Empower. And against dito sa Faces Boy na meron lang Hand of My Dust. Sobrang layo niya makapag-catch up. Mas Bone 7 will try to clean up this big camp and going for Vanguard. But I like yung item, gusto ko yung item ng Bristleback dito. Going for the 2 Bracer. Bristleback. Yeah. 2 Bracer. Kasi sobrang lugi niya sa lane. Nakikita kasi natin yan, magre-rect na Vanguard yan. Yeah, pero since sobrang lugi siya dito, pero to, team Moonlight fight. Shadow, Mastermind, Chronospear on the backlines. Rose will fall. Siya na yung nag-Chrono Spear, siya pa yung nabigyan. I think that was wrong Chrono Spear. Nakapag-Omnislash pa nga siya dun. Di pa sila tapos dito. Tornado will miss. Bone 7, tumatakbo with the Vessel. Nandyan na si Frost, he will buy back. Sneaking will fall, pero napagbitaw pa rin siya ng Soulbind. Pero Moon Meander ang susunod na casualty sa sign ng fighting Pepegas. Kailangan mo na yata mag-out, but Vikings, they will transition agad dito sa Roshan. Susulitin nila yung pagka-buyback ng Faceless Boy. Yep. And they needed. Kailangan din kasi nila yun. Like, right, sabi mo kanina, nag-buyback dito yung Faceless Boy to turn around the fights. Pero wala silang nakuha dun na, ano, yun, na big kills. Like yung mga core, support lang yung nakakuha nila dun. And may RP pa dito sa sneaking. Ay, sneaking tuloy si Moon Meander. Arrow! Awi! Chasing dito yung Vikings. Tingnan natin kung mahuli ba nila dito yung Treyam Protector. But I guess Treyam Protector ni Awi is safe and sound pa rin dito sa top lane natin. But Vikings GG. They have the Aegis of the Immortal. What do you think yung plano nila next para lumamang na lumamang dito sa ating game number 2? I think kailangan na mag-safe play dito lalo na pag ano. Pag yung Faceless Void, wala pa siyang gano'ng item. Meron siyang Maelstrom dito and going for the BKB. Pero kung ako na sa Faceless Void, okay din naman yung ano, yung BKB. Pero may mga anti-BKB kasi dito yung ano yung fighting Pepegas. Like may RP, may Overgrowth, anong di-dispel niya dun? Yung mga anti-BKB. So yung ano mahirap dito sa ano, sa Faceless Void. Marami kang item choice na ano pagpipilian. So nasa sa kanya na lang ano yung bibuild niya. Pero for me, he needs Manta
And yan, going for the BKB. Marami siyang pang-cancel dun sa ano, is Overgrown. Kaso ang kalaban niya dito is the RP. Once na lockdown siya dito, pwede siya ma-burst down dito ni Internal Envy, which is the Omni Slash. Tapos once na nag-level 20 dito yung si Invoker, eh ma-burst down yan. Maraming pang-lockdown dito inside ng Pepegas. Oh no, a quick pick off again coming from Vikings GG. Awi 2000. Huli na naman dito sa top lane natin. 16 and 11. Vikings GG has the momentum. Brawl naman will try to push out the tier 1 middle tower. Magiging successful siya dyan. Pero Bone 7, hinahabol si Moomiander. He will force the RP onto the Bristleback. Eternal Envy popping the Manta style. No mana for the Bristleback dito. And meron pang Vessel. And patay di dyan yata si Bone 7 with that defending blast coming from Ryle. So meron na din 4 staff yung Invoker. Yung Aegis advantage dito ng Vikings, hindi nila nakina-capitalize yung kalamangan nila na yun. Even as, ano eh, even may Aegis dito, hindi pa ready talaga dito si Frost. And hindi na siya mag-BKB dito. Going for the Maelstrom, I'm for the ano, MJO. Shoutout kay Joshua Kazuto. Trip-trip lang yun. Ano na, entertainment lang. Entertainment lang, walang personal. Laro-laro lang. Yappy. Oh, bottom lane mastermind. They catch the Leshrac. Meron pang Vessel. Ayan pa yung Silence. Pulse Nova is on. Yung Scepter by Brawl to reset. Meron pang EMP. Wala naman na si mastermind. But napatay pa rin niya si Awi. And right now, Vikings GG will turn around this team fight as Negging also will fall. That's 2 down for the side of fighting Pepegas. And pwedeng mag-push yung Vikings onto the bottom lane right now. No contest, no supports. Yeah, Chrono Spears up. Pero look at the talent ang kinuha niya dito. Check the talent. He gets the 1.5 time off para decrease cooldown din kasi ito eh. Pero most likely nakikita natin yung Faceless Void and kinukuha dito yung plus 70 time lock damage. Which is sobrang sakit din kasi yung ano eh, time lock. Lalo na pag nag-proc. Yeah. Pero instead, kiminigyan dito yung ano, yung first talent ng level 15. Which is unusual. Kasi nakikita natin yan. Gayto yung build niya kasi eh. Pag sa talent yan. 12 strength, time walk, tapos yung cast range most likely. Ito talaga yung kinukuha na majority. Yung plus 500 time walk cast range. Pero Envy, oh, it's going for the ano, basher na siya dito. So still yung farming capabilities niya nandiyan pa rin. Still nagbubus pa rin. Yeah, the lockdowns coming from the Abyssal Blade, magiging sakit sa ulo yan ng Vikings. Meanwhile naman Moonmeander and Brawl wrapping around onto the top lane. Cold Snap Vessel is on para dito sa Leshrac, but the TP is coming in para dito sa from Flash. Pero on the rush pit, Omni Slash by Eternal Envy, he will able to kill Bone 7. Round 2 for Frost. Meron pang Chrono Spear dito, but they will force to back up. But the nice Overgrowth by Awi, they catch the Mirana. But they are still chasing the Mastermind dito. But it's too speedy. Fighting Pepegas. They want more. But I guess wala na yata silang mahuhuli dito. Awi, 2000 still. Keeping the distance onto Flash. The Silence. Para dito sa Shadow Demon. May Inkswell pa to slow down yung Shadow Demon dyan. And dyan pa si Brad with the Cold Snap. He will try to disruption himself. Pero I guess it's a dead Shadow Demon. Oh, the arrow? Arrow will not connect. Kupay! Tornado onto him. Meron pa nga cooldown. Pero Frost, with the time walk in. That's enough, Chrono. Awi 2000. Delikado yata dito. Bone 7 naman. Once Brad, but the skewer out. The RP. The damage. Eternal Envy with the right clicks. Bone 7 again will die. And pwede pa lumaban dito yung fighting Pepegas. Pero kailangan muna nila mag-chill. But that's a 2-1. Exchange in favor again for fighting Pepegas. Yeah.
Vikings, they are looking to struggle na dito sa ating league game. What do you think? Maganda. Yung pick-off doon, talagang yun yung combo ng ano eh. Gumagana talaga yung combo dito ng Fighting Pebegas. Even si Bristol Back. Parang hindi ko talaga ramdam dito yung Bristol Back sa game na to. Lalo na yung early defense salvage, which is a good item choice para kay Internal Envy. Pero most likely nakikita natin yung mga juggernaut ngayon. Like mag-mailstorm sila, drums, manta, diba? Pero that early defensive build was paying off. Like hindi talaga nag-work dito yung Bristol Back. Parang wala lang siya. Hindi siya ramdam dito sa game na to. Even dalawa yung Bracer niya, parang siyang kwenta dito. Absolutely. Mastermind with the BKB. Vikings is still on the ball game. Still in the hindi ball pa naman sila talo. Pero looking at the pressure na pinaprovide dito ng Fide and Pepegas, parang pumapabor na nga for the dire side dito. Yep. Oh. Awi. 2000 with the overgrowth na force dito ng Vikings na ipop yung overgrowth ni Awi. Moonlight Shadow has been pop as well. Flash is dead. Down low. Patay si Flash dyan with the Vessel, with the Cold Snap. And again, pick off wise. Talagang ang ganda na pinapakita ng Fighting Pepegas dito. Oh, Crown the Spear onto Bryle. This is dead Invoker, I guess. And, uy! Oh, kala ko makaka-out pa din yung Invoker, but never mind. That's time lock. Yun nag-secure dun sa kill na yun. Pero kung hindi nag-proc yun ng ano, pwede pa mabuhay yung Invoker dun. Dahil dun sa yun, yung living armor. And Fighting Pepegas dito will reward that nice observer wards dyan sa may high grounds nila. Let's see if they will smoke. Four-man smoke for Fighting Pepegas. They know they don't have, wala silang chrono. Alam nga nila yan. And tingnan na, Bone 7 naman, stock farming. Ang ganda ng transition dito ng Fighting Pepegas. They know wala silang invoker. Smoke pop. But still hindi alam dito ng Vikings. Pero nahuli na nga na naman si Mastermind. Oh, the bash. Abyssal Blade for Eternal Envy. Very worth it. Killing spree for, sneaking pa yung nakapatay dun. The streak ended. Yeah. And they will transition dito sa middle lane. Eternal Envy and the rest of Fighting Pepegas. So, nalalatapusin to. Inkswell onto Eternal Envy. Pero the disruption save. Nandiyan. Coming from Flash. Bone 7 is still alive. Purge onto Eternal Envy. But he will spin into safety dito. And oh, a tornado by Bryle. Catching off Bone 7. Very tanky yung Bristleback. Pero meron siyang Vessel. Ice Wall. To slow down Bone 7 dito. Oh, they want to kill si Bone 7, pero may disruption na naman coming from Flash, pero no! It's enough! Sabi ni Eternal Envy, enough na enough yung damage output dito ng Fighter Pepegas. And dire-diretso lang sila dito sa may middle lane. Meanwhile, top lane, Frost. Gustong pumush ng pumush dyan, yung Faceless Void. Kailangan mag-rat, pero nandyan yung Inkswell ni Snaking. Can they catch this Faceless Void? Nahuli nga nila yon, and walang buyback dun si Frost. Yeah. Is still on cooldown. I mean, pera lang pala ang cooldown. Pera lang pala, but that's a nice kill para dito sa sign of Find and Pepegas. Hindi siya makakatakas dun, lalo na may overgrowth. Hindi siya makapag-time walk dun. Oh no, and the Roshan, the Roshan timing, alam ng Fight and Pepegas do, they can Roshan, no Chrono Spear, wala yung Faceless Void, may double damage si Eternal Envy, they're looking for a pick off again, buhay na si Roshan dyan, gusto ulit nila si Bone 7, Eternal Envy with a Blinken, plus the Manta style, ang bilis na matay ng makunat na Bristleback. Alacrity plus double damage, how can you survive that damage? How can you survive nga, and the middle barracks will not survive as well dito sa ating game. And Fighting Pepegas, looking na dito. On the bottom lane na agad sila. They know that 23 seconds without the Faceless Void, but still have chrono. Oh, look at this. Top lane naman. Talagang tumatrabaho si Mastermind. Pero nahuli siya dyan. Eternal Envy and Moonmender is still pushing around. Big BKB si Mastermind. Oh! Ang ganda ng overgrowth by Awi. Four step overgrowth. But the damage. Oh, can he turn this around? Tinurn around ni Mastermind yun. Awi, napatay na pa. Pero nabigyan din doon yung Leshrac.
Same time bottom lane is has two steps of rocks. So it's well played from the side from ano from the side of there. Oh, like no. TP sila doon. Kinansel yung TP. So fine by sneaking. Nandiyan pa sa Eternal Envy but they're on the spear. The pop on Eternal Envy. Envy sobrang tanky. Nung hero niya dito, ayaw pa yung nga, oh, but enough yung damage. Oh, and the then the bash coming from a frost. Ayaw pa kawalan dito sa Moon Meander. Sneaking also will fall. And that will be a disaster para dito sa Fighting Pepegas. What a mistake coming from the Magnus. He's trying to skewer. Tina-timing yan doon para makapag-RP siya. But still, the chrono is still up. Na-trap siya doon. Pero na-turn around pa nga yung Vikings niya. Nakapag-hold pa nga sila sa high grounds. But still, the damage has been done. Oh yeah, and the Roshan for Vikings to take. Meron ng Cheese, meron ng Aegis, Tornado will connect onto the two heroes of Vikings. Pero Roshan, free na free ang... Oh, buyback by Juggernaut. So, na-force nila mag-buyback yung Juggernaut ni Eternal Envy para lang makontest dito yung Roshan. Meteor will connect. Pero yung Roshan natin, Aegis, ang ganda nung overgrowth into Omnislash Moon 7 will not survive the damage output. He will immediately buyback. Mastermind naman, taking down Seeking. And also yung Magnus. Pero may counter yung Scepter dito sa Eternal Envy. Gusto Abyssal Blade onto Frost. Pero meron siyang Aegis of the Immortal, the arrow. Pero ang ganda ng Tornado ni Bryle. Wala nga lang follow up. And Bryle, the bash coming from the Faceless Void. Meron pa silang vision dyan. Alam ni Frost kung saan pumupunta yung Invoker. And it's a dead Invoker. No buyback. No buyback. That was a crucial buyback from Eternal Envy. All in to the Roshan. But still, Frost gets the Aegis. And na-burst down pa nga siya doon with the lockdowns, the stuns, the earth splits, the arrows. It's enough to burst down Eternal Envy. Ito yung sinasabi ko kanina. Yeah, and Vikings on the top lane ngayon. This is exposed. Wala na yata yung tier 3. And yeah, na-push na nga din nila yung tier 3 dito. They will go for the melee barracks and ranged barracks. How can they defend? Wala silang Invoker. Invoker can buy back. Pero that's very costly para dito sa Invoker as Vikings is still looking to even out yung series natin and also yung barracks exchange. Mid lane transition coming from Vikings. And grabe yung pinapakita dito ng region side. May barracks agad. Ang pinupush. Nandyan na si Sneaking. Pabuhay na din yung Invoker. Can they defend this one? Nakapag-turn around pa nga dun yung Vikings. Two sets of rocks. But they're still in the game. Yeah, medaling naman nila. Binabasag na dito ng Crips. Pero they will agad transition dito sa Shrine. Kita mo naman yung network na difference. Pababa and then biglang tumaas. Papunta dito sa side ng Vikings. Because of that one disaster na ginawa dito ng Fighting Pepegas. Doon sa Rosh Pit. Right. Including Eternal Envy. Doon sa Roshan fight na yun. Yeah. Na-even pa nila yung barracks exchange for Fighting Pepegas. But they're still in the game. Pero for this game naman, it's, ano, it's all or nothing. So 50-50 yung mangyayari dito. Pauna na lang to ng ano eh, ng initiation. Yeah, 4-man smoke for Fighting Pepegas. They got no Aegis. Wala lang yung Aegis. And the Vikings GG dito looking for an engagement then I guess they will just wait dito sa may high grounds. Fighting Pepegas nagpakita na dito sa Eternal Envy but still naka-smoke pa rin yung four heroes nila and Vikings naman nasa may high grounds na sila. They don't want to get out. Ayaw nilang mayari sila pero oy, nag-smoke din dito yung Vikings. And the top shrine, pinoproblema na yan ng Fighting Pepegas. Ang tanong, magko-contest ba sila dito sa labas ng mapa nila? Or they will just wait for Fighting Pepegas na... Uy, mukhang go-go nga sila! Frost! Oh no! Abyssal Blade! That's yung Omnislash! Agad na buyback dito yung Faces Void. So bye-bye, Sneaking! It's also there, Frost! Meron pa siyang... Meron pa siyang Chrono Spear doon, but that's a dead Faceless Void na napabuyback nila.
ang kapalit lang nun si Sneaking and also si Awi. Yeah, the consolation prize. Yeah, but the Vikings dito is still on the ball game. Kala ko kanina talo na sila pero may buyback yung ano dun eh, Faceless Boy. Yeah, they're still on this game natin. They want to even out the series and fight in Pepegas. This is their big problem right now. Paano nila i-isolate dito yung Faceless Boy? Yeah, what do you think? Wala pang RP eh. So, may advantage na dito yung side ng Vikings GG. They can go for the tier 3 if they're one. Yeah, walang buyback ng Greenstroke. Bone 7 on the front line. CMP, Tornado will connect. Moon Meander din is there. But wala siyang RP. Na-force na nilang mag-fortification dito yung fight in Pepegas. How can they hold this one? Vikings, meron Diabolic Edict. Meron din Faces Void. Sobrang bilis pumush. Fighting Pepegas looking for an engagement. Here we go. Chronosphere for Frost. Moon Meander nakuha. Pero overthrow by Awi. Eternal Envy. Nasayang yung kanyang Omnislash. And right now na-isolate si Eternal Envy. Pero nandiyan yung Soulbind. Moon Meander will be taken out. But he will immediately buy back. Dere-derecho lang yung Vikings onto the melee barracks. Frost will be safely time walk out. Pero the bash! Frost! Namatay! Walang buyback din! And the Cataclysm! Sino ang huli? And si Flash! Delegado dito yung Shadow Demon. Wala siyang disruption. And the Abyssal Blade. And dead for 93. And Bone 7, what are you doing there? God, ang lalim ni Bone 7. Yeah, he's trying to kill two heroes doon pero somehow nakaitid siya doon. Oh no. Sa base nila. Pero mastermind, gumagawa siya ng paraan dito and they get the shrine. If they know, if alam ng Fighting Pepegas na walang buyback yung tatlo, they can go straight onto the middle lane. Pwede na nilang tapusin. Yeah. And meron pa living armor to sustain the barracks dun sa may bottom lane. So, this is not yet done for Fighting Pepegas. They can still win, guys. They can still win. Like, 49 seconds. Kailangan nila sulitin to. Like, 3 heroes, walang buyback. Wala silang buyback. And Fighting Pepegas on the middle lane. They saw Cupé sneaking, blinking in with the silence, with the Inkswell. But it will not connect onto Cupé. But Fighting Pepegas on the tier 4s. Fortification. Pinop na nga yan ng Vikings. But Eternal Envy will safely spin out. Oh, RP. RP onto 2. And Vikings GG! Oh no! Will buyback! Yes, buyback! Cupé will buyback dito, pero Fighting Pepegas is wrapping around the Asian. The Purge on Eternal Envy. Iikot lang naman siya dyan. Buhay na lahat ng heroes dito ng Vikings. Here comes Frost with the Chronosphere, but the Omnislash! Shot Omnislash from the Prince! Eternal Envy! Double kill para sa kanya. Dere-derecho yung Fighting Pepegas. Here comes Awi. Use Scepter onto the Leshrac. Meron pang Ice Wall. Eternal Envy still alive. And kicking with the spin out. Pryl making the moves onto the Invoker. With the combos. Vessel onto Bone 7. He will not survive. Or down for the side of Vikings. They can still kill the Mirana. But the G para dito sa side ng Vikings and Fighting Pepegas. They fight until the end. Oh my God. And they will secure the series 2-0. Wow! Even nag-ano sila din, nag-crucial fight sila dun sa Roshan, still Fighting Pepegas. Somehow, they hold the game. Kahit, parang naging pantay yung ano na dun, ha, yung team fights. Parang nakita mo yung ginawa ni Envy dun. Yeah! Nag-omnislash siya dun sa creeps para mag-bounce. That's a 1,000 IQ play, IQ, man. Oh my God. That's na Chronosphere eh. Then para mag-bounce, in-omnislash niya yung creeps, no? I think pinredict na yun eh. Kasi siya talaga yung kukrono dun eh. So sakto, siguro yung presence of mind niya, may creeps, I'll try to omnislash, all in.
Then nag-bounce dun sa ano, dun sa faceless void. My God! Ang kate ng damage. Kahit nag-time walk siya dun, patay pa rin siya. Yeah, and yeah. I guess the MVP of the series is Eternal Envy. Eternal Envy is back. Eternal Envy is back. Is back. He's back, boys. Fightin Pepegas. They will fight. Tingnan natin kung magdedere-derecho ba sila dito sa ESL 1 yeah. Hamburg natin. Magandang subaybayan na team din. Oo. Yung Fightin Pepegas. Yeah. With the Eternal Envy stacks. Yeah. Makikita na naman natin yung legendary Eternal Envy dito sa ESL 1 Hamburg. He's back, boys. And that's a 2-0. Fightin Pepegas won the series. And Viking GG, pwede pa naman silang mag-comeback dito. Marami pang games ang lalaroin nila dito sa ESL 1 Hamburg. Yep. But the next series will be Alliance versus Viking GG. So they have the chance to reclaim makabawi naman sila dito sa group stages natin. So kaya nga alis Viking GG against Alliance, their new lineup, which is yung Alliance nalo pa lang last Dream League season 12. Abangan natin ulit yung kanilang playstyle, yung laban, yung kanilang Dota against Viking GG for the next series. So, wag kayo alis dyan, guys. Babalik kami. Mabilis lang na short break. And we'll be right back.